This is the 2022 Pinewood Invasor Gravel Bike. Sa dami ng budget-friendly gravel bike ngayon, bakit nga ba ito ang napili ko? Makonvince kaya ako nitong gravel bike para iwan or palitan ko na yung mountain bike? Let's find out! It's time to gravel! Hey guys! Welcome back to my channel, Mr. BMTB. In this video, bike check natin itong budget-friendly gravel bike ng Pinewood. Dahil sa versatility ng gravel bike, ay talaga namang sikat na sikat ngayon ang mga gravel bike. Pwedeng-pwede kasi siya sa trail at perfect din siya sa road. Pero okay na nga ba yung mga ganitong budget-friendly na gravel bike? Sulit naman kaya yung mga bike parts na kasama sa kanya? Tara, check natin itong Pinewood Invasor Gravel Bike. Sa original price niya na 25,000 pesos ay nakuha ko lang siya ng 22,000. Salamat sa promo ng Striga Bike Shop dahil nakasave ako ng 3,000 pesos. Value for money na nga ba itong Pinewood Invasor Gravel Bike for 22,000 pesos? Although hindi pa naka-Shimano ang parts nito, for me ito yung masasabi ko na budget-friendly gravel bike na pwede na. Dahil after almost 100 kilometers na gamit ko itong Pinewood Invasor Gravel Bike, ay satisfied naman ako sa naging performance niya. Smooth naman ang shifting ng gear at solid din naman yung performance ng Ferrino hydraulic brakes kahit na naka-cable actuated siya. Kaya thumbs up ako dito sa Ferrino parts na kasama nitong Invasor Gravel Bike
prom shifters, RD at yung hydraulic brakes niya. So ano nga ba yung mga nagustuhan ko pa dito sa Pinewood Invasor Gravel Bike kaya ito yung napili ko? Una yung frame, maganda yung design ng frame niya, naka-tapered, smooth yung welding, internal cable routing kaya malinis tingnan yung frame, naka-true axle na rin siya na for me ay mas safe at feeling solid yung bike kapag naka-true axle. Well, para sa akin lang naman yon. Cable actuated hydraulic brakes, smooth na rin yung performance, carbon fork na may naka-ready na rin na mount para sa pannier, naka-11 speed na siya with 11 to 46 teeth, lightweight na around 10.5 kilos lang yung bigat niya at maganda yung paint quality with iridescent color na nag-iiba yung kulay depende sa angle ng view. So pwede na nga bang palitan itong gravel bike yung mountain bike ko? Kung trail riding yung gagawin ko, para sa akin MTB pa rin ang mas okay. Although itong gravel bike ay pwede mo naman gamitin sa trail, pero yung long handlebar ng MTB ay mas okay pa rin maneuver compared dito sa drop bar ng gravel bike. Pero kung long ride naman ang pag-uusapan, definitely itong gravel bike ang gagamitin ko. Okay guys, thank you for watching this video. Please like and share and consider subscribing. I'll see you again in the next one. Ciao!